parang nagustuhan nila yung pwesto ng Xbox nila ngayon. 2-0 yung Xbox na yan. Tatlo yan, sa idagat. Wala pang isang araw. Mukhang malapit na naman tumagitlog. O, mismo mga breeder na sa Bukawi, nagsabi ah. Importante ang pagsilip sa Nestbox. May isang itlog na. Hindi ko to sinilip, hindi ko na naman ito makikita, di ba? Sayang, no? Maaari yung din ko pala na yung inakay na yun. Ito ang pack ko, eh, sure split in na. Magandang gabi mga idolo, ito nga palang video na to. Ito yung update natin, baka may mga interesado pa sa inyong malaman kung ano nangyari dun sa natitirang tatlong itlog nitong Project Lutino Opaline. Kung sakaling may mga interesado man dun sa nangyari sa mga itlog na yon, eto na yung continuation. Sabay-sabay na nating panoorin. Pasensya na kayo, hindi ko kayo kaagad na update. Medyo na busy kasi tayo itong mga nakaraang araw. Marami tayong nilakad, marami tayong pinuntahan na pagbablog. Kaya hindi ko na naasikaso yung pag-upload ng video sa update natin dito sa Project Lutino Opaline. May tatlo pa kasing natitirang itlog. So ito na yung update. Ito na yung continuation, sabay-sabay nating panoorin. Maraming salamat mga idolo. May kasunod pa tong video. Tapos na ako dito sa mga pinaggagawa ko sa cage nila. Masipag talaga to sila, oh. Kakalagay ko lang ng mga sanga ng malunggay na yan. Gagawa na naman siya ng panibagong nesting materials. Naganda malas-malas sila dahil dun sa mga langgam. Hindi talaga sila tinantanan. Nakikita nyo, nilipat yung nest box. Hindi ko na tinabi dun sa pader. Tapos lahat ng nesting materials na naipon nila dati, tinanggal ko na yung lahat. So back to zero yung nest box na yan. Pinaliguan ko na yung buong pader at yung buong paligid nila ng 7. Yung daga na lang. Baka nai-stress din sila dun sa daga. Eh. Mayat maya dyan. Nilagyan ko na lang ng kahon dyan, ng karton, para hindi makakapunta dun sa kanila. Ang sipag talaga ng dalawang to. Mukhang malapit na naman to mag-itlog. Ito yung nilagay ko kanina. Yung tangkay ng malunggay, tatlo yan. Ubus na kaagad. Bibigyan ulit natin, tatlo ulit. Tatlong mahahaba yan. Double time sila eh, oh. Baka malapit na naman nga to mag-itlog. Babantayan ko na to pag nagitlog. Tsaka parang nagustuhan nila yung pwesto ng nest box nila ngayon. Hindi naman sila nanibago. Kasi pagkalagay na pagkalagay ko sa kanila dyan sa cage, pasok agad sila sa nest box eh. Ayan, tatlong mahabang tangkay ulit ng malunggay. Kunin na natin itong iba. Ubos, oh. Side yung balap. Tatlo yan. Side agad. Wala pang isang araw. Binigyan ko ulit sila ng mga bagong tangkay ng malunggay. Ayan, apat oh. Napakabilis kasi nilang umubos ng ganyan. Ito, sisilipin na natin yung itsura ng nest box nila ngayon. From back to zero, kasi tinanggal ko lahat yung mga nesting materials nila dyan. Kasi baka maalas yun eh. Nako, teka lang. Paano ba to? Dali lang. Ito na itsura ngayon ng bago nilang nest box. Lahat yan, bago yung nesting materials. Medyo marami-rami na rin, oh. Mga nakapitong tangkay na ng malunggay yan, kaya ganyan karami. From back to zero yan, ah. Isang araw lang lumipas yan, ganyan na karami kaagad. Tapos may bago pa sila. Nabilis lang din yan, siguro mga isang buong araw, ubos na yan. Ito na sila ulit. Move on na tayo dun sa unang clutch na nagkandapalpak-palpak.
magsa second clutch na siguro to. Okay, sana mag second clutch na. Mamanmanan ko talaga to, tututukan ko na. Update sa mga langgam. Ewan ko kung meron na naman, pero kita ko naman na dito yung nest box eh, ano. Hindi kagaya dun sa kabila na nakadikit sa pader. Eto, kita ko na to kung may langgam talaga. Tsaka napakarami ko nilagay dito na sevin powder. Yung formula ng sevin na nilagay natin sa tubig. Yan, kita nyo yung nest box, so namumuti. Tapos yung chok, lahat ng parte na yan, kinuskusan ko ng chok kahit dito sa harapan. Kahit ilalim, may chok yan. Likod, gilid, lahat yan, pati tong pader. Kita nyo naman, pinaliguan ko yung buong pader namin dito. Tapos nilagyan ko pa yan ng chok. Sinulatan ko pa yan ng chok, oh. Para talagang masolusyonan na yung problema dyan sa langgam na yan. Nakakairita na eh. Parang nagustuhan nila ngayon yung bago nilang nest box o yung posisyon ng bago nilang nest box. Kasi pag nandun sila sa gilid na yon, nakatago sila, di ba? May patungan dun eh, yung entrance ng nest box. Pwede silang tumungtong dun. Eh pag dito, nakaharap, naka-expose sa mga tao, medyo naiilang pa. At least dito, kahit may mga tao, hindi nila nakikita, hindi rin sila nakikita. Kaya parang mas gusto nila. Kasi hindi sila nanibago eh, nung sinalin ko ulit sila dito sa cage. Ura-urada, pumasok na agad sila sa nest box, wala nang keme-keme. So yun lang yung update dito, no? Good morning, pakakainin ko sila ngayon. Silipin ko na rin yung itsura ng nest box nila. Tatlong araw lang lumipas to, ha, mula nung back to zero yung nest box nila. Silipin lang natin, ang lakas kasi nila magbalat na naman ng tangkay. Ayan o, yung mga tangkay ng malunggay. Ay wait, wala palang ilaw. Nalagyan ko ng ilaw tong cellphone. Oh, ito na. Silipin na natin. Marami na naman nesting materials to sa loob, sigurado. Yun o. Yan natin, baka biglang maitlog na naman dito. Ay, ito pinakapugad. Ayan ang itsura ng S-box nila ngayon, ha. Tatlong araw lang makalipas, back to zero yan. From back to zero, eto na. Ang bilis talaga nilang gumawa. Wala naman langgam. Mamaya, meron na naman sa ilalim. Okay, sige, pakainin ko na muna. Nung binuklat ko nga pala yung natitirang mga inakay nila doon sa itlog. Yung dalawang inakay na namatay doon sa itlog, chinek ko. Ayun nga, itim yung mga mata. Mukhang negative to sa Lutino Opaline. Baka walang kargang ino tong lalaki. Videoan natin to, tong Lutino Opaline project natin. O, mismong mga breeder na sa Bukawi nagsabi, ah, importante ang pagsilip sa nest box ng mga ibon. Para yung ibon daw sanay sa pagsilip. O, mismong mga breeder na, legit na breeder, yung mga nagsasabi na ganun. Tsaka para ma-monitor din natin kung meron na mga itlog o kung meron nagaganap dun sa loob ng nest box, importante daw na sinisilip yan. Legit na breeder, ha, mga nagsabi. Kaya yung mga nagko-comment na kesyo ganyan, kesyo ganto, silip ng silip. Siguro mas paniniwalaan ko na yung mga breeder sa Bukawi. Ayaw lumabas. Tingnan natin. Baka mamaya maitlog na naman to, di ba? Hindi ko na monitor.
San siya? Kaagulat. Wait, lagyan natin ng ilaw. Hindi pala nakikita. Eto, maliwanag na. Bali itong nest box nila, 5 days to. Mula nung nag-back to zero. Pang limang araw to. O, di ba? May isang itlog na, oh. May isang itlog na. Kung di ko to sinilip, hindi ko na naman ito makikita, di ba? Okay, positive, may isang itlog. Kasi nakikita ko nga eh, lagi na silang nagme-mate. Tsaka mailap na naman itong hen. Okay, sige ah. Bali, July 1. Nung una ko nakitang maitlog, di ba? Bibilang na lang tayo ng mga ilang araw. Hanggang sa makumpleto yung itlog. Sana magpito. Maximum. Yan, maliwanag na. Pahirapan checkin tong nest box na to. Ang taas kasi. Hindi ko alam, mali yata itong ginawa ko. Bale, basta nasa silip natin, okay lang yan kahit na medyo mahirap. July 4, chinek ko rin to. Dalawa yung itlog. Ngayon, hindi natin alam kung ilan. Malalaman natin. Naku, ang kapal ng pugad. May nakita na akong tatlo. Pasukin ko lang yung pugad. Ayan. Ah, tatlo nga. Ang kapal ng pugad. Ayan, tatlo yung itlog niya. Madadagdagan pa kaya yan. 1 week mula nung nag-umpisa siya mag-itlog. Nakatatlo na siya. So, hintayin pa natin, no? Magsi-research pa ako ulit sa YouTube kung ilang days ba matatapos ang pag-itlog ng isang African lovebirds. Silipin natin ulit itong Project Lutino Opaline. Tama, Project Lutino Opaline pa rin pala to. Mali yung binanggit ko last video. Kasi nakita nung isa kong viewer, legit breeder yon yung nakakita. Nagbebenta rin siya dun sa Bukawi. Kasi yung pinost kong video na nilanggam na inakay, yung palang namatay na inakay, red eye daw yon, sabi niya. Pwede niyong balikan, tignan niyo yung thumbnail nung video ko na yon. Siya yung thumbnail, yung namatay na inakay. Red eye daw yon. Sayang, no? Maaaring Lutino Opaline na yung inakay na yon. Kasi sabi nga nung breeder na yon, itong ang kakko, sure split ino na. Kasi nga yung namatay na inakay, nakita niya nga red eye. Hindi ko naman kasi alam yun. Hindi ko pa alam kung anong itsura ng red eye na inakay. Tapos yun nga, sabi niya, kitang-kita naman daw pati yung katawan mamula-mula. Tapos yung mata pula na rin. Sa bagay, nung binuksan ko yung mga hindi na pinisana itlog, iba nga itsura. Kitang-kita talaga na itim yung mga mata ng mga yon. Pero yung namatay na inakay na nilanggam, red eye na nga. Nakita ko naman yung comparison. Siyempre, hindi ko lang ipopost dito yung patay na mga inakay, yung na dead on shell. Kakaawa. Pero sure ako, black eye yung mga yun. Okay, silipin na natin. Nakita ko yung female nasa labas kanina eh. Yung hen. Mukhang hindi siya busy. Pumasok lang ulit siya kasi nga nakita niya na naman ako dito sa harapan ng cage nila. So yun nga, mailap na naman siya kasi nga may mga itlog. Ayan na, silipin natin. Ayun, naglilimlim siya oh. Dito siya sa loob, ang cute oh. Ayan, nandiyan siya, naglilimlim. Labas ka muna. Silipin ko yung mga itlog. Ah, tatlong itlog lang.
tatlong itlog lang ang nilabas niya. Nag-uumpisa na siyang maglimlim. July 9 kasi sinilip ko yan eh. Tatlong itlog. Pero ngayon, ang date July... Anong date ba ngayon? Hindi na nadagdagan. Tignan ko lang yung date ha. Ang date ngayon, July 13. Apat na araw yung nakalipas mula nung nakita kong tatlo yung itlog niya. So, hindi na nadagdagan yung mga itlog. Tatlo na lang. Sige, okay na yan. Ang expected date of hatch na ito, makakatapusan ng July. July 1 kasi ito nag-umpisa mag-itlog eh. Hindi ko lang alam kung eksaktong July 1 kasi nakita ko ng July 1, meron na siyang itlog. Isa. July 4, dalawa. Tapos July 9, tatlo. Ngayon, July 13, tatlo pa rin. So, hanggang tatlo lang yata, kayang ibugan nito ngayon. Lumabas siya o naistorbo. So, yun nga, sana may lumabas na Lutino Opaline dito. Ang gaganda pala ng mga Lutino Opaline. Pagkatapos nga palang may upload nito, etong update natin, yung continuation sa natirang tatlong itlog sa first clutch nitong Project Lutino Opaline, meron pa akong i-upload. Medyo good news yun, mga idolo. Sabay-sabay nating abangan, no? Maraming salamat sa suporta nyo. Sana suportahan nyo pa rin ako sa mga susunod ko pa mga upload at mga video na hinahatag sa inyo. Maraming salamat. Cut!